Okay, sa video na to, papakita ko kung paano magpalipad ng drone. Pinaka-importante kasi dito, yung paano mo siya kukontrolin. So, unang-una, kung beginner ka, mas maganda talaga. Ang unang bibilhin, yung mura lang. Kasi kung beginner ka, hindi mo maiwasan na babangga-bangga kung saan-saan yan. Ito, bili ko dito is 1,500. Pero ito, halos ang dami na itong bagsak, bangga. Siyempre, medyo nakapanghinayang pa rin. Eh, lalo na siguro kung 20K yung drone mo. Tapos pagpapraktisan mo pa lang, ang daming bangga, sayang lang. Tapos kung maroon na kayo magpalipad, so bibili kayo ng drone. Dapat hindi ka din pwede basta bibili ng drone na gusto mo. May rules and regulation din kung saan pwede magpalipad ng drone at anong klase ng drone ang pwede para sa'yo. Merong mga restricted area kasi na kung saan ka lang pwede magpalipad. Isa pa yung mga malalaking drone, may mga lisensya na yun. So kukuha ka ng license doon, certificate. Yun, merong mga ahensya na pupuntahan ka pa para doon. Pero mga nasa 7 kilogram pataas, malalaki na yun. Habis mo lang, gusto magpalipad ng drone. Nakaka-enjoy din kasi magpalipad ng drone eh. Tapos, so ito na. Umpisa natin dito. So ito, buksan mo lang sya ng ganyan. Meron yung mga guard dito, di ko na kinabit. Yan. Kasi masyadong malaki na pag kinabit ko pa. Meron siyang on off dito, tapos meron siyang light dito. May camera din dito kaso hindi ko na ginagamit kasi mababa lang naman yung ano din niya, resolution. So pang practice ko lang siya talaga. Yan, tapos ito sa ilalim yung battery niya. Nilagay ko na yung battery niya. Yan, ilapin natin. Okay. So simple lang siya, magaan. Kailangan tatandaan mo dito yung harap niya. Ito yung pinakaharap niya. May ilaw yan dyan. So, yan ang pinaka-importante mo tatandaan yung. Tapos, sunod yung controller naman. Yan, para hindi kayo malito. Yan yung pinakaharap ng controller. Para hindi kayo malito, kasi nakakaano to eh, nakakalito pag first time mo lang siyang papaliparin. Malilito ka eh. Ang una mong pinakatatandaan, yung controller mo nakaharap. Dapat ito, paharap nito, hindi mo siya pwedeng nakaganyan ka, papaliparin mo. So kung anong harap ng ano mo, ng controller mo, dapat nakaganyan din siya. Kung nakaganyan yung ano mo, drone mo, sabay mo rin para hindi ka malilito. Yan, ganyan mo. Ano lang. So ito naman yung controller niya. Ito yung pinaka parang antena niya. Yan, nakalagay lang yun dyan. Ito yung mga pindutan niya. Yan. Dalawa yung pinaka parang pinaka joystick niya. Yung sa left tsaka right. Yan. Sa lahat naman ng drone karaniwan, dalawa talaga yan eh. So, una dito muna tayo sa ano, sa left. Ito pag pinihit mo siya, tinulak mo siya paangat. Ibig sabihin, ito ibig sabihin angat 'yan. Tapos pag pinihit mo naman pababa, nangyari habang naka, ano, nakalutang siya, pinihit mo siya pababa, pababa naman yan. Hanggang pag tinood mo hanggang babang baba, dire-diretso na yung landing. Yan. Tapos pag ito pinihit mo naman pakaliwa, mangyayari dito habang nakalutang siya, yan, nakalutang siya, pipihit siyang pag ganun. Tuloy-tuloy yan hanggang hindi mo bitawan ganyan. Yan, puro ganun yan siya, ikot yan siya. Tapos pag pakabila naman, pa-right naman, pa-right. So, pinihit mo naman pa-right, yan, ikot naman siya pag ganun. Yan, ganun lang yung control niya. So, simple lang yun dito. Kasi ito naman, dito sa kabila naman side. Habang nakalutang siya, pag ito pinihit mo pa ganun, pa-abante, abante siya. Abante yung takbo niya. Pag pinihit mo naman siya pa-atras, atras naman siya. So, pa-atras. Pag pa-left, punta siya sa left. Right, punta right. Yan. So, ganun lang kasimple. Tapos, ang pinaka medyo nakakaano dito, nakaka-tense yung mag-umpisa ka pa lang, yung pinaka take-off niya. Papaliparin mo siya. Pinaka take-off niya, yan. Kasi, pag take-off niyan, kailangan mabilis ka.
ano kasi to, medyo malikot to sa ere eh. Hindi tulad nung talaga mga ano na 20,000, wag of 20,000. Pag inangat mo yan, yan, steady na siya kagad eh. Ito, pag inangat mo yan, minsan pupunta na kagad doon, minsan pupunta dito, minsan pupunta atras. So pag angat yan, dapat makontrol mo na kagad. Control mo siya kagad. Tapos yun yung purpose naman itong mga button na to. Left, right, forward, backward. So yan, left, right, backward, forward. So yun ang kailangan mong, parang ito yung tinatawag na calibration. So pag angat niya, pupunta na kagad kung saan yan eh. So kailangan mong unang gawin kagad, makalibrate mo kagad. So kung halimbawa, yan nakaluto na siya, bigla siyang lumulutang siya pakaliwa. So ang kailangan mong gawin, kontrahin mo papunta ng kanan, pinutin mo to. Yan, pinutin mo siya hanggang sa huminto siya. So calibrate mo na yung ano niya, left and right niya. Minsan tumatakbo naman siya pag ganun. So kukontrahin mo rin pa backward naman para hindi siya dumire-diretso. Yan. So hanggang sa ma-maintain niya na yung level niya, yung steady, pinaka-steady niya. So yun na yun, nakalibrate mo na siya nun. So doon ka na mag-umpisa, magpalipad talaga ng kung saan mong gusto siya papuntahin. So ganun lang kasimple. Pero ganun lang kasimple, pero pag sa, ano na, sa actual mo na, medyo matitense ka kasi, pag, lalo na pag first time mo lang. Matitense ka eh. Paglipad niyan, para maisip mo kagad, ala, ano nang gagawin ko. Pero sana yan lang din naman. So try natin. Lagyan natin ng battery. Ito, nilalagyan ng battery siya sa likod. Ito. Tatlo. Yan. Tapos, pwede rin pala siyang lagyan ng cellphone dito. Yan, kakabit mo yan dyan. Pero hindi ko na ginagamit yung sa cellphone kasi ano eh. Yung camera nito, meron naman siyang camera, pero hindi ganun kalino eh. Kaya yung ginagawa ko, practice lang talaga siya. Malabo kasi yung camera niya, kaya di ko na ginagamit to. Madali lang naman din siya i-connect sa cellphone. May application ka na download para ma-connect mo siya dito. Yan, so meron na, battery. Meron na rin battery. Ang una natin gagawin, i-on natin to. Ito. So, pipindutin mo lang siya matagal. Yan, so pag umilaw na, yan, ibig sabihin okay na, naka-ready na siya. Ipag muna dyan. So ito naman, pipindutin mo yung on. On off nyo to, ito. Yan. So yan na, ibig sabihin niya mag ano na yan, lalabas na siya ng ano, kukunik na siya kagad dyan dito. May button pa pala dito. Yan, pero hindi na natin didiscuss yan. Talagang ano na, abisado mo siyang gamitin. Yan, mag-exhibition ko na, may speed siya dyan eh. Speed. Tapos ito yung GPS niya, para kung sakaling mawalan control, kusa siya mabalik. Pero parang hindi eh. Hindi siya ganun. Yan, tapos ito, mag-exhibition ka. Yan, mga yan. Di na natin gagamitin yan. Pinaka-basic lang talaga tayo. Yan, so. Yan, naka-on na ito. Naka-on na rin ito. Ang una natin gagawin, para mag-connect na silang dalawa, itong stick na ito, joystick na ito. Hihiti mo pa ataas, may tunog. Pihitin mo din pababa. Yan, so konektado na yan. Ayun, huminto yung ilaw. Yan, so susunod mo na move. Ito na. Papaliparin mo na siya. Yan. Pag ito, pinihit mo pa akyat, iikot na yung LC niyan. No. Yan. Yan. Nope. Patayin natin. Ito pa pala, mayroon pa lang dalawang button dito. Ito yung take off, ito yung landing. So, pag pinindot mo to, dire-diretso ang angat na kagad yung mataas. Tapos pag pinindot mo naman to, habang nakalutang siya, unti-unti siyang bababa, magla-landing. Yan siya. So, hindi natin pwedeng paliparin dito sa loob ng bahay kasi masikip. At saka hindi din pala advisable nga to paliparin sa mga medyo masisikip na lugar. Kasi malikot to pag nag-take off siya, hindi mo alam kung saan kagad pupunta eh. So kailangan medyo malawak ng space yung kailangan ito.
para magamit mo ng tama. Ngayon naman, naipakita ko na yung pinaka basic na control nyo dito. Ngayon, gagamitin natin siya sa labas. Okay, so magbibigay ako ng tips na lang para mas madali ang kayo sa calibration niya. Ang ginawa ko nun, para makalibrate ko, pinaka first time ko, ginawa ko sa kanya, open ko to. Open ko rin to. So connect ko silang dalawa. Connected na yan. So pag tinake off ko to, aangat na yan. Ang ginawa ko, hinahawakan ko lang siya para hindi siya makawala kung saan saan. So, sample natin. Yan. Yan. Upsa na yan. Pag pinihit ko pa to, sigurado yan, magkatikot na yan. Pero hawakan ko na mabuti para hindi siya lumipad na saan. Yan. Sinala natin. So, mararamdaman mo yan. Habang hawak mo ng daliri mo yan, mararamdaman mo kung saan niya gusto pumunta. Kung hinihila ka pa kaliwa, mararamdaman mo yan. So, pindutin mo na yan, kontrahin mo na siya sa kanan. Yan, mararamdaman mo rin siya, lilipat din ang direksyon. Kung paabante naman, mararamdaman mo rin yan kasi hawak mo eh. Kontrahin mo na rin, patras. So, yun yung tip na ibibigay mo sa inyo. Pinakamadaling paraan para makalibrate nyo. Para hindi kayo malito. Pero pag sanay na kayo, hindi na kailangan gawin yan. Pag take off niyan, kaya niya nakagod control yung pagsanay na kayo. Pag nakalibrate ko siya, ipapalanding ko na siya. So pipindutin ko to. Habang umiikot siya, unti-unti mamamatay. So okay na siya. Hanggat naka-connected silang dalawa, nakakalibrate pa yan. So pwede mo niya ilapag muna sa rapag. Saka mo ulit palipa rin. Paglipad niyan, calibrated na yan.
hanggat di sila nag-disconnect calibrated dyan. Pero pag once na nag-disconnect yan, ayun, makatay ito, o namatay din yan, uulitin mo yung calibration yan, gano'n lang. Tapos, pag ano naman, nung sinubukan ko ito, yung biglang mawawala ng signal, kanyari, pinalipad yun ng malayo. Tapos, nawala na yung signal. Ang mangyayari dyan, talagang dire-diretso lang siya bababa, hanggang sa mamatay siya. So, yun lang. Tingin ko naman marami kayo natutunan sa video na to. Kita-kit sa susunod na vlog ulit. Don't forget to subscribe sa mga susunod na aming videos.